Hello mga kagalor! Welcome back to my channel, Annabelle Galor. Ngayon, samahan niyo po ako sa aking paglalakbay patungo sa Muchit Bus Terminal. Simula dito sa Future Park Rangsit sa gilid ng Major. Now, ngayon ako ay nakasakay na. Sa halagang 35 baht ay makakarating ka na sa BTS Muchit Train Station. At ikaw ay magta-travel ng 30 minutes only going to BTS Muchit Train Station. So enjoy natin ang pag-ride natin while ang sun ay napakaganda tingnan sa labas. At muna, nakarating na nga po tayo after 30 minutes sa BTS Muchit Train Station. Sa lugar na ito ay maraming mga tao tayong makikita na paroon parito dahil itong lugar na ito ay maraming sakayan dito. Merong BTS Muchit Train Station, merong MRT at mga sakayan ng bus kung saan ka man patutungo. Ayan, nakikita nyo po sa ating video na maraming mga taong paakyat ng escalator. At napakaganda ng panahon ngayon, masarap mag-travel talaga. Pagkarating nyo po sa taas, ay may makikita po kayong mga tinda dyan. Kayo po yung nagugutom, pwedeng-pwede po kayong bumili at baunin ninyo. At ayan po, mayroon dalawang option. Pag sa left po ay kayo ay sasakay ng train. At dito po tayo sa right side dahil tayo po ay patungo sa kabilang side para tayo ay sumakay ng bus. At makikita nyo po mga nakapilang bus, dyan po tayo sasakay. At alalahanin nyo po, meron two-way din po tayo. Merong patungong right side at left side. At dito tayo bababa sa left side dahil dito tayo mag-aabang ng bus na ating sasakyan patungo sa Muchit Bus Terminal. At dito po ay by numbers ang iyong sasakyan kung saan ka man po patutungo. Pero hindi tayo maliligaw dahil meron tayong bus route map. Makikita nyo po dyan kung saan po kayo pupunta at yung bus number. Meron din po siyang map kung saan po kayo ngayon nakapwesto. Ayan, makikita po natin maraming taong nag-aabang ng kanilang masasakyan patungo sa kanilang paruroonan, of course. At yan po, may choices din po kaya tayo sa mga bus. Pwede tayo mag-taxi, pwedeng ordinary bus kung kayo ay nagtitipid ng pamasahe. At kung kayo ay sosyalin at can afford kayo, ay pwede kayong sumakay ng aircon. Pero alalahanin, huwag kayo basta-basta ang sasakay. Aalamin nyo ang number ng bus ng sasakyan nyo para hindi tayo maligaw. Parang puso na yan, tayo minsan ay naliligaw sa ating nililigawan. Ayan, at nakarating din po tayo sa wakas sa Bus Terminal Muchit. At ako po ay naghahanap kung anong sasakyan kong bus. Maraming choices patungo sa Chiang Mai dahil tayo ay magta-travel patungong Chiang Mai province ng Thailand. So ako'y nalilito, saan kaya ako sasakay? Napakaraming choices at hindi ko alam kung ano ang aking sasakyan dahil gusto kong matulog ng maayos sa loob ng bus. So tingin-tingin muna tayo, ikot-ikot, video-video ng place kung saan ako ngayon. At yan na nga, pinakita ko sa inyo yung mga booth. Yan ang mga booth patungong Chiang Mai. So marami kang choices. Nakalagay din yung mga prices nila kung magkano. Meron tayong mga 500 plus at 600 plus. So sa while naglalakad ako, meron akong isang nakita na parang curious ako. Kaya lumapit ako at merong isang tao na nagpapapabook. So, sabi ko, try muna dito kung okay siya o hindi. Dahil pa sa try, hindi ko siya maintindihan. So, ay sabi ko, tanong muna ako. Ayan na nga, tayo ay nagtanong sa babae na nandun sa loob ng booth.
At tinanong ko siya kung anong oras ang alis ng bus niya. At sabi niya ay 7:30. So, meron pa akong isang oras bago umalis. Sabi ko, okay, sige. Ako ay sasakay. At tinanong ko siya kung magkano yung presyo niya. Ang presyo ng bus ay 632. So, at niningin niya ang aking passport. Dahil dito, pag ikaw ay foreigner, ay passport ang ginagamit na pinaka-ID. At yan, ako ay nagbayad. At tinanong ko saan ako banda uupo. So, may choices ka kung saan ka upo. At nang tinanong ko rin siya kung pwede daw makapag-charge. Pwede daw. Dahil yung sasakyan kong bus ay VIP pala! Wow! Unexpected! Thank you, Lord! Dahil inuro mo sa akin. At tama yung booth na aking pinuntahan. Ayan, at may ticket na ako. Let's go inside, mga kagalor, sa loob ng bus terminal. At pagpasok niyo dyan, may screen. Ayan, didetect yung gamit mo. So, parang eroplano lang siya. At pagpasok mo, napakalawak niya na parang ikaw ay nasa airport. Parang hindi siya bus terminal. Yan ang bus terminal dito sa Thailand na makita sa Muchit. Ayan. Pagpasok mo, may mga booth din sa mga provinces na pupuntahan mo. So, pwede ka mag-choice sa labas, pwede ka mag-choice sa loob. So, let's go guys, mga kagalor. Tingnan ninyo sa loob. Maraming mga taong nag-aabang ng kanilang pag-alis at ng kanilang mga bus. Meron din sa taas, ayan. Meron terminal din sa taas at makakabili ka rin doon ng mga ticket. So, napakalaki at napakalawak nung terminal na ito. At may mga toilet, mga kainan. So, lahat ng kailangan mo nandito na. No need ka nang lumabas dahil may mga ATM machine. Ayan, pinakita ko po sa inyo ang way patungo sa canteen. Ayan, sa toilet nila. Public toilet. At free po yan. Wala pong bayad ang pag-toilet. Ayan, may mga tumatambal. Pwede ka sasahig. Pwede ka mag-elevator papunta sa second floor. Ayan, makikita niyo po. So, ganyan ka-organize ang kanilang bus terminal dito. At aircon po yan. So, hindi ka po maiinitan. So, pasok muna tayo dito. Bili muna tayo ng ating makakain sa loob ng bus dahil medyo nagugutom na po si Annabelle Galore. So, yan ang mga choices. Pero hindi pa ako mahilig kumain ng mga noodles ngayon. Iniiwasan ko na po dahil masama sa ating pangkalusugan. So, let's go sa mga, tinatawag dyan sa mga iniinit na pagkain. So, yan. Tortor lang muna tayo mga kagalor while waiting sa ating pag-alis. Kasi meron pa tayong isang oras sa paggala. At pagkatapos kong bumili, ay lumabas po ulit ako. At pinakita ko sa inyo kung ano meron dyan sa bus terminal. So, hindi ka maboboring, hindi ka mababagot dahil marami kang mga makikita at lahat ng kailangan mo ay nandito na sa loob ng terminal. Yan. Sabi ko, kain muna ako. So, check muna. Dahil nagugutom si Annabelle Galore. At napag-decide ko na gusto kong kumain ng noodles. Kasi para mainitan ang ating sikmura. So, bago ka bumili, kailangan mong kumuha ng card. At ang kinuha ko ay worth 60 baht only kasi hindi naman malaki yung aking kakainin. Mura lang. So, yan. Let's go, mga kagalor. Bili na tayo ng noodles na gusto kong kainin. At ang in-order ko ay noodles with vegetable only. May chicken siya, pero sabi ko, huwag niyan lagyan ng chicken. It's only vegetable kasi we have an allergy sa chicken. So, iwas na muna tayo mga kagalor. Ayan. Ang noodles na binayaran ko, it's worth 40 baht only. So, solve ka na po dyan. Ayan ang mga choices niya.
at ang mga sauce niya na sa harap lang. Here we go, mga kagalor! At ang bait ni Manong, dinagdagan niya pa uli ng vegetable ang aking noodles. Siguro naawa siya kasi vegetable lang, walang chicken o halo ang aking noodles. And here we go, mga kagalor! Let's eat tayo! Ayan, ayos lang muna at kuha tayo ng ating spoon, fork, and chopstick. At baba muna ng gamit, medyo mabigat kasi siya, masakit sa braso. At syempre, dahil tayo ay nag-travel, hanapin muna natin yung alcohol natin na medyo nawala. Gamit muna sa ating kamay at tayo ay kumain. Napaka-safe ng kanilang gamitin mong kutsara at saka chopstick dahil nakabalot ito sa plastic. So, let's go mga kagalor! Let's eat the noodles! Yan po yung aking in-order. At yan po ako bumili. Yan mga kagalor, ang food court nila. At ako ay natapos na rin sa aking pagkain ng noodles. At time na pumunta sa aking sakaya ng bus. So, ay papakita ko po sa inyo kung saan ako sasakay kasi medyo hindi ko rin alam kung saan banda yung bus kong nasasakyan patungong Chiang Mai. So, tingin-tingin muna, observe sa paligid. At ito nga po siya, may dalawang option, meron sa left side at saka sa right side. So, nakalagay naman sa ticket kung saan ang number ako. So, ayan, makita nyo po, busy ang mga tao dito sa kaabang, palakad-lakad, punta't pa rito. Ayan po ang exit platform at ayan po, dito po tayo pumunta sa left side dahil nandito yung number ng aking sasakyan ko saan banda. Ayan po ang mga taong nag-aabang sa kanilang masasakyan. So, hindi ko alam kung saan po sila patungo. Basta may nakita ko, pumesto na po ako dito. At dyan po ang mga tao. Ikot-ikot, tingin-tingin at kunan po natin sila kung ano yung mga kanilang ginagawa while naghihintay sa kanilang bus na sasakyan. At ako nga po ay nag-decide na umupo na at mahintayin ang oras ng aking pagsakay sa bus. At dyan po ang aking bus na mag-stop sa number 101. At hihintayin lang ang kanyang pagdating. At ayan na nga po, sa wakas, dumating na rin ang bus na aking sasakyan. So, I'm so excited na sakyan tong bus na to. Ang pangalan niya ay Nakon Chai Air. Thank you everyone! Like and subscribe my channel, Annabelle Galang.